So what's up mga kapikotano, it's your boy Mickey Boy back at it again with another video for today. And for today's video, gagawa tayo ng Q&A vlog. And to be honest, nagawa na natin to dati. Yun yung papunta pa tayo, pupunta pa kaming Mindanao. And ayun, wala lang, gusto ko lang ulitin kasi wala na akong maisip na may content. Pero actually kasi dapat meron akong content ngayon. Pero ayun nga, hindi ako nakabili nung item na yun. Pero siguro next week yun yung video ko. And kasi kailangan ko yun for the video and hindi ako nakabili kasi eto nga, may quarantine dito. Bawal kami lumabas unless may quarantine pass and above ng age namin is 21. And ayun, bawal pa rin lumabas kasi 19 pa lang ako. So, hi nako, ang hirap. So, ayun, nakabili na ako actually, kaso ito yung nauna yung Q&A and nag-post ako. And to be honest, nagulat ako kasi medyo may karamihan yung mga nagtanong. And sobrang nagpapasalamat ako sa mga nagtanong. Again, shoutouts to you, to everyone who commented in my post, and I hope na you all stay safe in this pandemic and walang maapektuhan sa inyo ngayon. So let's get right on to hello. So what is up guys? So, for the first question sa post ko, sabi dito, sino pinaka-pogi sa councils? Well, if ako tatanungin nyo, sasabihin ko lang sa mga viewers natin yung So, nandito yung picture. Kayo na ang bahala. Ha? Ito si Diego. Ito si Dom. Ito si Maverick. Ito si JC. Ayan, yan yung councils guys. And kayo na bahala ang mag-judge. I-comment nyo sa baba kung sino yung mga gwapo. Kung sino yung pinaka-pogi sa kanila. So, hindi na ako sasagot yan. Kayo na lang. sabi naman ni Harold Darwin Katindoy Salazar, who is better, Sarah G or Morissette? Well, unang-una sa lahat, mas nauna kasi si Sarah G, both kay Morissette, and si Sarah G yung naging mentor ni Morissette. So, feeling ko may kanya-kanya silang strengths and weaknesses, and magkaiba sila ng vocal quality and vocal techniques. And sa tingin ko, dahil nga naging mentor ni Morissette si Sarah, mas nag-grow siya sa kung anong stage niya as singer before. And I think na si Morissette yung mas lumago. Kasi di ba, pagka ikaw tinuturuan, ang aim ng mentor mo is for you to surpass him or her. Ako yung teacher mo, tuturuan kita para mas mahigitan mo yung alam ko. Ganon. Pero I believe naman na may natutunan sila sa isa't isa nung The Voice pa. And para sa akin, it's kind of like a mentor and a apprentice na mas nahigitan pa ni apprentice si mentor. Pero same, basta, ang hirap i-explain. So, next question. Sabi naman dito ni Kurt Holtzier Bryan. Si Kurt, sabi dito, what is your favorite Bible verse? Yung favorite Bible verse ko is Psalms 28 verse 7 guys. Sabi dito, ito yung NIV version. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him and He helps me. My heart leaps for joy and with my song I praise Him. Ito yung naging life verse ko. Kaya siya yung pinaka-favorite kong verse kasi nung times na hirap ako, nung times na sobrang down na down ako, nandun yung downfall ko. Nung nag-pray ako, kasi sobrang hirap ng naging, hirap i-explain. Sobrang hirap ng naging
experience ko and gusto kong alam yung feeling na naiiyak ka pero pinibigil siya, no? Hindi, kasi ano, ito yung verse na nag-save sa akin na sabi dito, pagkatiwalaan mo lang siya, ganun, and wag na wag mo, because naiiyak ako, pagkatiwalaan mo lang siya and put your heart at ease para mas maging okay ka, ganun. And sobrang thankful ako kay God kasi kahit na nag-doubt ako before na as in talaga, sobrang nahirapan ako to be honest. And hindi niya ako nilubayan sa struggles ko and sa obstacles na na-experience ko. And ayun, ito yung verse na lagi nagre-remind sa akin na pagkatiwalaan mo lang siya, ilaan mo lang lahat sa kanya, isubmit mo lahat ng kailangan mo isubmit sa kanya kasi siya lang yung may hawak ng lahat. So, yun. So, next question. Galing kay J-Boy. J-Boy Lion. Sabi niya, sino baby mo ngayon? Well, technically, wala akong baby ngayon. So, I'm currently single, guys. And I'm not ready to mingle kasi I believe na we all have to find our time for ourselves first kasi mas masarap mahalin mo yung sarili and do what you want. And currently meron naman akong nakakausap ganun pero hindi yung sobrang intimate, ano lang, as friends lang, ganun. Madami naman. Hindi naman sa madami babae na nakausap. Pero madami akong nakakausap na friends ko na handang tumulong sa akin para mahanap yung kung anong dapat kong hanapin or deserve ko para sa sarili ko. Kasi mahirap talaga, as in, mahirap maka-cope up. Yun lang masasabi ko ngayon. Next question is from Angel Buenafe Bibosa Espanola. Mahaba ng pangalan mo. Dinaig mo pa yung username ko. Pero yung real name ko, mas mahaba sa kanya. Sabi niya dito, ano favorite worship song mo? Pasampo, kahit chorus lang. Well, marami akong favorite na worship song eh. Pero ang pinaka-favorite ko is This I Believe ng The Kid. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection. For He will rise again. For I believe in the name of Jesus. Yon, yun yung favorite worship song. Kasi, always reminds me na I need to believe. Because in every circumstances that we are in, that we are currently experiencing, we need to believe to God na everything is possible and nothing is impossible with Him. Na lahat ng gusto mo ay makakamit mo, pero hindi mo makakamit yun if you don't believe. So, you need to believe. Yan lang. Next is kay Jerilyn Alcovendas. Sabi niya dito, who is your favorite character in the Bible? Well, hindi sa pinaka-favorite, pero pinaka-relatable. Hindi to para sa akin lang, ha, pero in general, si Judas. Hindi ko siya pinaka-favorite talaga. Ano siya? Pinaka-relatable lang. Kasi, in general, we all have these mistakes that we do. And we tend to think about the materialistic things. And I just see Judas as not the betrayer, but I see Judas as a symbol na we all do kinds of mistakes. And in the end, pagsisisihan natin yun. Pero Judas is a symbol or a lesson for us na whenever you do mistakes to God, nandito pa rin si God to accept us. And to accept us, to forgive us. And I see him na as a lesson na you need not to take your own life for you to be out of the situation. Alam natin na tinake niya yung life niya, nag-suicide siya because of guilt and whatever. And para sa akin, it's a symbol na yun yung hindi dapat natin gawin. Pero yun yung pinaka, ano,
lesson na natutunan ko kay Judas. Kasi I have a feeling na, sige, pwede akong si Peter or si Andrew or si John. Pero I feel like Judas is the very perfect picture for every human being na natetempt, nagkakasala, having those downfalls, having to doubt themselves. But he's also a symbol na we don't have to take our own lives or separate to him. Yun yung dapat hindi natin gawin. Yung mistake niya, we don't have to repeat it. Yun lang. Sensya na, medyo seryoso yung usapan kasi Bible eh. Pero yun. So next question, dalawang question mula kay Pia-Reyes Torres. Ito, kababata ko to. Sabi niya dito, ba't kayo umalis ng Cavite? Sabi niya, siguro kasi sa Cavite kasi hindi siya gaanong, hindi naman. Parang dito kasi sa Manila, mas maraming opportunities to express yourself. Kasi feeling ko nung nasa Cavite ako, I was in my comfort zone because of the environment that I am in. And doon kasi, when you work hard on something, ang hirap i-explain. Pero kasi para sa akin, parang pag nandun ako, kahit na hindi ako gumawa ng effort or anything, mataas pa rin yung nakukuha ko. Pero pagka, yun yung na-view ko. Kasi I know a lot of people work hard and they deserve the extra credits. Pero nung lumipat kasi ako sa Manila, dito kasi, it made me realize who I am. And it made me realize a lot of things. Like, what I really want to do in my life and what I really want to excel to. And it made me work hard, in short. Yun lang. Kaya nung lumipat ako, mas naging better ako. Pero yung memories ko sa Cavite, it's nothing compared sa memories ko dito sa Manila. I really miss Cavite. Yun lang masabi ko. So yung sunod na question niya is, ba't mo naisipan mag-vlog? Marami nagtanong na ito. Si Elaine Bernal at si Pia. And for me kasi, ito ah, dito ko palang i-address to, pero nahihirapan ako kasi sabihin sa inyo na, I don't want you to think, kasi ang hirap eh, pero it's kind of like a personal choice for me to not say it. Pero ngayon kasi may nagtanong na kung bakit talaga. Nung una, sinasabi ko is that I like taking videos of myself in my past phone, so I convinced my parents to buy me a camera so that I can vlog and that we could vlog sa kung saan kami pumunta. Pero I think what really made me do vlogs talaga is that when I had this downfall, I couldn't really express myself through means of any communication, and sobrang hinahanap ko yung connection na yung merong listener and merong magsasalita, ganun. And nahanap ko lang yun sa pag-vlog. And I did vlogs and I expressed myself sa lahat ng bagay. And I'm so thankful dahil I really consider vlogging as a means of escape sa kung anong problema mo ngayon. And I really do recommend it kasi for me, it saved me from getting depressed by myself. And luckily, I have you guys to watch my vlogs, to subscribe to me. When I reached 200 subs, it really made me inspired to do more and to work hard on it. And I hope na sana magpatuloy because I really do work hard on it. And ayun lang. Yun lang masabi ko. Sabi naman ni Charmaine, uy. Sabi ni Charmaine, uy. Sabi niya, ano pinaka nakakaiyang moment mo? Yung lagi mo na tapos nagkikrinch ka. Well, yung pinaka nakakaiyang moment ko is that when... Anong samba? Is that when I was, taking a jeepney ride to our home. Dati nung nasa QC pa kami sa Project 8. Eh, nagko-commute lang ako noon.
ano ako noon eh, grade 9, grade 10. Basta grade 9 or grade 10 or grade 7, ay grade 8 or grade 8. Ano, nag-jeep ako tapos ano, gabi na noon eh kasi gabi na ako nakaka-uwi mga 8 na dahil ang uwian kasi namin noon hanggang 5 and lagi ako nagpa-practice mag-gitara noon and may tinuturuan din kasi ako pandagdag ng baon and ayun ay huwag kayo maingi di alam nila mami joke lang. So, nung nag-jeep na ako pa uwi noon, mga 6 na ata yun or 7, nag-jeep ako pa uwi, tapos inaantok ako, sobrang pagod ako kasi ang pasok namin is 7 to 5, mga ganun. Kasi meron kami homeroom plus yung club meeting, ganun. And meron akong tinuturuan sa gitara, ganun, pinapractice, ganun. And ayun nga, gabi na pagod na ako. And nakatulog ako. Habang tulog ako, nakaganon ako. Nakasabit ako, nakasabi akong kamay. Ako ganun. Tapos, nakatulog ang... Eh, pag natutulog ako, yung ulo ko, inuunan ko dito. Pag nakaunan akong ganun, tapos, madaming tao. Nasa Fisher Mall na kami nun. Tapos, eh, di ba nakatulog na nga ako? Hindi mo naman namamalayan kung nakahawa ka pa talaga, di ba? Napitawan ko. Nung napitawan ko, nahulog ako. Dumiretso ako hanggang sa floor. Sabi ko ganun. Giniagawa mo! Wala, nagising ako. Tapos lahat ng tao nakatingin sa akin, wala na akong magawa, kundi ano, nakatingiti sila sa akin, tapos tumatawa. Tapos, ayun, sobrang nahiya ako kasi nalaglag ako, tapos nakatingin sila sa akin, nakayungo lang ako buong biyahe, hanggang sa nakatulog ulit ako. Nakaganyan na ako, pero hindi na ako natumba. Tapos anong nangyari naman, nakalagpas ako dun sa bababaan ko. Hindi ko alam kung saan ako, napunta. Tapos, nung nakita ko, ala, ba't parang iba na yung lugar? Sabi ko, kuya, sana to? Nakalagpas na pala ako sa babaan. Hindi natakot ako. Tapos, sabi niya, sumakay ka na lang ulit pabalik para makauwi ka. So, yun, sumakay ako pabalik. Tapos, yun, nakauwi na ako. Pero nung tawag dito, nung nakalagpas ako, mga 5 tao na lang yun. Tinatawa na ako, sabi niya. Ba't ka kasi pagod na pagod ginagano? No? Pero hindi ko na pinansin. Tapos tumatawa na lang din ako. So yun, umuwi na ako. So, basta yun na yun. Ayan, next question is from Joshua Sariego. Sabi niya, how to be you po? Paano ako? Ba't gusto mong maging ako? Di naman ako ka. Pero, alam ko joke lang to, pero... Correct? Sunod na question, Zen Dakuma, anong favorite mod mo sa Sims? Huwag kang maingay. De, joke lang. Wala. Secret. So, anong mapapayag mo sa mga taong nagda-doubt sa sarili nila pero gustong pumasok sa music industry? Well, ano yun? Based from experience, you have to have the guts to do it. What do I mean? Kasi, speaking of the music industry, the music industry can be tough. Sobrang daming mong pagdadaanan, sobrang daming problema na mangyayari. Darating ka sa punto na you have to sacrifice something in order for you to do something. Pero para sa akin, you have to have the guts to do something and you have to have the commitment to do it. Kasi if you don't have that, then you won't survive in an industry as cruel as the reality of being a musician or a sessionista. So next question is from Neds Francisco. Paano po magkaroon ng magandang boses? Wow! Just wow! Coming from you, Neds. So subscribe din kayo sa kanya. Shoutouts sa kanya. Ay, pati na rin pala kay Joshua Sariego and Charmaine Uy. Please subscribe to them. Yun lang. And dun sa tanong mo, well, I don't have a good voice, I believe. Pero I think I just know how to sing. Yun lang. Marunong lang ako. Pero iba kasi yung you're born with it and you learned it. Minsan may mga pursigido, minsan may pinanganak pa silang ganun na. Pero hindi ako pinanganak na ganun na ano lang ako. Natuto lang ako. Yun lang. Marunong lang. Ganun. So, next question is from Nicole Manglik Mot. Sabi dito, best line for your fake friends. Kung merong fake ka nakilala. Not everyone original. Tapos sabi niya, wala akong kaaway. Sabi niya, best line for your fake friends. I think for my fake friends, I would say that
someday you have the time to realize, just to have your self-realization na mali yung ginagawa mo, ganun. Because what you're doing right now is not something that you actually like. So, ito yung sa tingin ko, ah. What you're doing right now is your defense mechanism and survival instinct na not everyone that are fake or do bad things or the people that do bad things are bad people. They're good people in their own way, but siguro they got misguided and na-mislead sila or something. Siguro yun lang. Next question is from Christine Jade, my best friend. Sabi niya dito, batang ganda ng BFF mo. Well, wala nang masabi dyan. Alam mo yung sasabihin ko lagi, ang pangit mo. The joke lang. So, ito yung picture niya, guys. I-comment nyo na lang if maganda ba or hindi. Like nyo yung video or dislike nyo yung video. Kung maganda siya or hindi. So, sumunod naman is kay Asia Tepase? Tepase. Tepase Demdam. Sorry kung na-mispronounce ko, but sabi niya dito, what is your ideal girl? Siguro yung ideal girl ko is that someone who will stay. Kahit yun lang. Someone who will stay na kahit na magsasawa, kahit na alam niyo yun, yung dapat nasa isip niya na hindi deserve ng taong to yung iwan ko siya, kahit na kasi alam ko na he's been good to me or she's been good to me. Yung alam mo yung mananatiling malakas para sa'yo. Kasi bonus na lang yung itsura, yung aalagaan niya yung family mo in the future. But siguro ang ideal girl ko is someone who stays. Yun lang. So next question! Sabi naman ni Elaine Joy Bernal. Sabi niya, what is your biggest fear in life? What is your dream? Dalawang question. Well, I will answer the first question first. What is your biggest fear in life? Siguro, my biggest fear in life is that yung maiwan ako ng mga taong mahal ko. Yun yung takot ako. Kasi I experienced it and it was not pleasant at all. And ewan ko ba? Kasi feeling, lalo na ngayon kasi I just have this family relationship na sobrang intact and I don't want anything to meddle with it na to the point na magkakaiwalay kami or magkakaaway kami. I don't want that. I don't want my friends or my closest friends to leave me because ngayon ko palang ulit na re-regain yung sarili ko, yung love ko para sa akin kasi sobrang sakit na kung kailan mo na-regain yung sarili mo, dun ka rin iiwan, ganun. Basta yun yung pinakakinakatakutan ko kasi, well, sino namang hindi, diba? Pero yun lang. Pero when it comes to material things, I'm afraid of cockroaches, dude. Sobra, grabe, as in. Pag may lumipad na ano, tatakbo talaga ako dyan, promise. Yung mga ipis na yun. Wait, may ipis ba? Ah, wala. So, second question is, what is your dream? Siguro ang dream ko is that eto, siguro ang biggest dream ko is that I could pursue all what I'm doing right now. Tulad na itong YouTube ko, yung music ko, yun yung pinaka-biggest dreams ko ngayon. And then, yung education ko na hindi maapektuhan. And then, yung ano pa ba? Yung streaming ko, yun yung mga pinangahawakan ko ngayon. As well as, being a musician for God. Yun, mga biggest dreams ko na gusto kong ma-achieve. And as well as, when I achieve all these dreams of mine, gustong-gusto ko na i-fund or mabigyan ng vacation sila mami. Si mami sa international country. Sila mami. Si mami daddy. Pag nagkaroon ako ng pera, ganun. Yun. Gusto ko yun. Next question is from Graciel Fumier Martizano. Balibaliktad kasi yung pangalan niya. And ang hirap i-pronounce. So, sabi niya dito, babalik ka pa ba dito? Ang bilis naman. Babalik ka pa ba dito sa Mindanao, kuya? Oh, yes, definitely.
Hindi. Babalik pa ako sa Manila and... What? Gusto kong libutin and gusto kong isama kayo doon sa lahat ng adventures doon. And wala, gusto ko lang talaga doon. Gusto kong bumalik sa travel vlogs because wala, masaya kasi mag-travel vlogs eh. So last question for today, sabi niya di, sabi ni Gigo Cesar or Caesar, Pingwell, ewan ko, pero I don't know, I'm sorry if I don't pronounce your names pretty well, but please bear with me. So sabi niya dito, after quarantine, ano po mga balak niyong gawin after quarantine? Siguro ang balak kong gawin is that first is that visit the church. Sobrang namimiss ko yung mga tao sa church, grabe. As in, sobra talaga. Tapos, sunod is that I would go to my studio kasi namimiss ko na yung mga instruments. Third is that sumama sa kung anumang family outing meron. Pero feeling ko wala kasi wala na rin pera. Ganun kalala si Corona. Church, studio, yan. Either sa dalawa, pero feeling ko sa studio kasi marami kaming gagawin doon bago mag-church kasi Sunday lang yung church. And yun, sumama sa kung ano man. Kung lalabas ba kami or hindi. Kasi wala naman lang dapat gawin dito. So wala rin akong gagawin, so pwede naman lumabas. So pag lumabas, hindi may iba-vlog. Tatlo lang pwede kong gawin. So that's it for today's video, guys. If you like this video, please give a thumbs up, share, and subscribe to the channel. Please turn on the post notification bell for you to be updated on all videos of mine. So please comment down below on the video suggestions you want for my content to release. And please comment down below if you do want a shout out. So shout out kay Elaine Joyce Bernal. Shout out kay Movina Usman. Shout out kay Alisa Nicole Gamlanga. And see you guys in the next video. So what is up mga kapikotano? Thank you for watching that video. If you do like this video, give a thumbs up and subscribe to my channel. Also, turn on the post notification bell so that you will be updated on my latest uploads. So my single, Ipagtagpong Muli, is currently out on all digital platforms worldwide. It's entitled Ipagtagpong Muli. And as well as my other single, No One, it's also all digital platforms worldwide. And please click the link below, check it out, and I am sure you will not regret it. So if you have other suggestions for the content I release, please do comment down below. So that's it for today's video, guys. See you on the next video. Hello. So what is up, guys?